natutulungan tayo na makapag-release ng mga essential hormones na kakailangan na natin by the time na maanganak na tayo. Katulad ng endorphin. Are you writing? So, this is part 3 ng hypnobirthing series na sinishare ko sa inyo, where sinishare ko lahat ng mga natutunan ko sa hypnobirthing. By the way, mommies, ha, hindi po ako doctor nor a professional. Lahat ng mga isishare ko sa inyo are just based from what I've read and from what I've watched tungkol sa hypnobirthing na fortunately nagmanifest sa akin. Wala akong formal na lessons with hypnobirthing, okay? Now, isishare ko lang sa inyo yung based sa aking experience, okay? So, kung dun sa part 1 ng hypnobirthing series na ginawa ko, pinag-usapan natin kung ano yung mga pwedeng mag-cause ng pag-slow down or pag-stop ng labor natin. And kung dun sa part 2, pinag-usapan naman natin kung ano yung mga pwedeng first na hypnobirthing technique na natutunan ko, which is very helpful para magkaroon tayo ng less painful na labor experience. In this video, pag-uusapan naman natin yung number 2, second na hypnobirthing technique na natutunan ko, which is yung being relaxed by means of listening to birthing affirmations and doing visualization. So, pag-uusapan natin dito, mommies, kung ano yung mga nagagawa sa katawan natin ng pagiging relaxed by the time and how it can help you during the time of your birthing experience. Okay? So, number 1, sabi nila, mommy, when you are relaxed daw, natutulungan mo yung katawan mo para labanan yung mga negative effects ng pagiging stress sa katawan natin. So, you can just imagine yourself, mommy, di ba? Kapag manganak ka na, birthing itself can be very stressful talaga sa katawan natin. So, when you try to relax, mas malaki yung chance mo para malabanan lahat ng mga negative effects ng pagiging stressful, which pinag-usapan natin yon dun sa part 2 ng hypnobirthing series na to, kung ano yung mga effects ng pagiging stress sa katawan natin, like yung pagkakaroon ng high blood pressure, pagtaas ng blood sugar natin, and so on. Okay? So, next naman, mommies, na pwede daw maging effect ng pagiging relax sa katawan natin. Bumabagal daw, mommies, yung heart rate natin. Contrary dun sa kapag, di ba, mommies, pagtakot tayo, bumibilis yung tibok ng puso natin. And as a result daw, mommy, alam nyo, kapag mabilis yung tibok ng puso daw natin at sobrang takot tayo, mas madami daw yung nakoconsume natin na oxygen ng katawan natin. Kaya daw, kung minsan, nakaka-experience daw tayo ng shortness of breath. And another naman daw, mommies, kapag takot ang isang mommy or nasa fight or flight mode yung isang mommy daw, nagiging tensionado yung or tumitigas yung mga muscles sa katawan natin in response daw dun sa stress na nararamdaman natin. Kaya kailangan daw, mommies, na subukan natin talaga na maging very relaxed by means of listening to birthing affirmations and doing visualization, which is later pag-uusapan natin kung paano ko ginawa yung mga listening to birthing affirmations and visualizations na yan. Pag-uusapan natin or in detail kung isishare sa inyo yung experience ko tungkol dyan. And also, you can be relaxed by means of yung breathing technique na tinuro ko dun sa part 2 ng birthing affirmation, ng hypnobirthing series na ito, okay? Next naman, mommy, alam niyo daw, kapag takot yung isang mommy, by the time na manganak na siya, pwede daw na tumaas yung blood sugar ni mommy. Lalo na kapag nagre-release ng sobrang daming stress hormones yung katawan natin. And this can be very dangerous daw, lalo na dun sa mga mommies na merong underlying sickness like yung gestational diabetes and so on. And most of all, mommy, isa sa pinaka-important talaga na may tutulong ng pagiging relax sa katawan natin is natutulungan tayo na makapag-release ng mga essential hormones na kakailangan natin by the time na manganak na tayo. Katulad ng endorphin, which is pinag-usapan natin yan before, yung endorphin are what we call yung natural painkiller hormones daw ng katawan natin. Helpful siya, mommies, by the time na magli-labor, lalo na sa labor, dahil makakatulong siya para ma-endure natin ang bawat contractions na mararamdaman natin.
Plus, mommies, nakakapag-release, natutulungin din natin yung katawan natin na makapag-release ng oxytocin when we are trying our best to be relaxed. Yung oxytocin na yun, mommies, alam nyo, isa sa pinakamahalagang hormone kapag manganganak na tayo dahil nakakatulong daw siya para magkaroon ng mas effective contraction na contraction si mommy. So, di ba, kapag manganganak tayo, kailangan talaga very good yung contractions natin and progressive yung contractions natin para mag-progress tayo by dun sa labor natin and matulungan natin si baby na lumabas sa katawan natin. So, kailangan talaga, mommies, subukan talaga natin yung best natin na maging very relaxed. Alam nyo, there are a lot of ways to be relaxed. And this time, pag-uusapan na natin yon. So, one way para maging relaxed tayo, mommy, is by means of doing yung breathing technique na tinuro ko. So, again, uulitin natin yon. Yung deep breathe in through your nose and out through your mouth. So, like this way. Mommies, alam nyo, mapuprove nyo yan na very effective siya, lalo na by the time na magli-labor kayo. Dahil yung labor ninyo, mas magiging in control kayo kapag ka huminga kayo ng maayos. Napakaraming mga mommies na nagsabi talaga na very effective talaga siya. By the way, mommies, isashare ko dito sa video ko yung mga messages ng mga mommies na nag-share ng experience nila na effective talaga yung mga techniques na yon katulad ng breathing technique na yan, okay? And next naman na you can do to be relaxed, mommy, is by means of listening to breathing affirmations. Gumawa ako ng breathing affirmation na video. Siguro, pwede rin napakinggan nyo yun, mommy. Pero kung hindi nyo feel yon, alam nyo, mommies, napakadami dyan sa YouTube. Panoorin nyo lang siya. Pwede nyo i-download para nakasave na siya doon mismo, doon sa cellphone ninyo. Ako kasi, nung nanganganak na ako, naka-headset ako, hindi nung nanganganak, nung nagli-labor na ako, naka-headset talaga ako and nakikinig ako ng breathing affirmations. Yung breathing affirmations na yun, mommy, is yun yung mga positive na words, spoken words na sinasabi while you are trying to relax during your labor. And it is very helpful. Like, sinasabi sa'yo, paulit-ulit na sinasabi sa'yo na you are going to have a positive labor and delivery experience. Yung ganon. And doon talaga na-prove ko talaga yung power of the mind. What, 'di ba, sabi nga nila, what the mind can perceive, the body can really achieve. And yun talaga, mommy, nag-manifest sa akin. Ako, yung tipo ng tao na hindi talaga very low ang ano ko, ang ano ba tawag doon? Pain tolerance ko talaga sa totoong buhay. Bago ko pa natutunan itong hypnobirthing na to. But with hypnobirthing talaga, na-change ko talaga yung tolerance ko sa pain at mas kaya ko na talagang itolerate kahit pa ngayon na tapos na akong manganak. Kapag kunwari may mga masakit ang ulo ko, ganon, hindi ako basta-basta na nagtitake ng gamot, ganon, sinusubukan ko talagang gawin yung breathing technique na yon. It is really very helpful to ease talaga, endure pain, ganyan. And next naman, mommy, while you are listening to breathing affirmations, doon na pumapasok yung sinasabi kong visualization na natutunan ko sa hypnobirthing. Doon sa visualization, mommy, by the word visualization, so i-imaginein mo na yung mga naririnig mong breathing affirmations doon sa headset mo, you will imagine that it will manifest on you. Parang ipipicture mo doon sa mind mo na very kalmado ang panganganak mo, ganon. So, alam niyo, mommies, I think this is very helpful talaga sa akin by the time nung, lalo na nung nagli-labor na ako. And ito sasabihin ko sa inyo, mommies, ha, ang laking tulong talaga yung nakapikit yung mata mo at nagko-concentrate ka, pinofocus mo yung mind mo sa isang bagay na yung pinofocus mo yung mind mo na you are going to have a positive labor and delivery experience. Yun lang yun nandun sa utak mo. Isang
Tip ko pa pala sa inyo, mommies, lalo na by the time na iire na kayo or nandun na kayo sa delivery table or delivery room, ipikit nyo yung mga mata ninyo kasi medyo nakaka-intimidate kasi yung delivery room itself, yung mga yon. At nakakatulong talaga sa pagiging relax mo at pagiging focus mo to be relaxed kapag ka nakapikit yung mata mo. So, yun lang, mommies. I hope nakatulong tong part 3 netong hypnobirthing series na shinare ko sa inyo. And we are going to continue with part 4 para pag-usapan din naman natin kung ano yung last na technique na natutunan ko with hypnobirthing. Okay? So, thank you very much for your time, mommies. Always remember na kung kinaya namin mga mommies, by the way, mommies, sabihin ko sa inyo, I am less than 5 feet and inabot ako ng 72 kilograms nung time na nanganak ako. Pero, nagkaroon pa rin ako ng positive labor and delivery experience, normal delivery without epidural, lahat sa tulong ng mga natutunan ko sa hypnobirthing. Of course, number one kay God, okay? So, always think positive, mommies. Continue to empower other mommies.